Magandang araw sa inyo lahat. Ito po ang inyong likod si Kades. For today's video, gagawa po tayo ng isang experimental vlog. Tinawag ko po itong experimental vlog kasi hindi pa po natin ito nasubukan. Ngayon lang. Kung ang tubo o sugar cane ay napagkukunan po ng sugar kasi matamis po ito. Ngayon guys, susubukan po natin nagagawa ng sugar galing po sa wine ng niyog. Kasi ang wine po ng niyog ay matamis. Baka po galing dito, baka makagawa tayo ng sugar out of the coconut wine. So, if you are new to my channel guys, please subscribe and please share, like, para makatulong din kayo sa aking YouTube channel. Now, puntahan na po natin guys ang ating procedure at ang ating gagamitin sa ating paggawa ng sugar galing po sa niyo. Okay, so gagamit po tayo ng 500 ml. Ayan, 500 ml po yan. Napakainit. Okay, so ang gagawin po natin dito guys ay i-dehydrate lang po natin ito hanggang maubos po lahat ng tubig at ang maiwan ay ang sugar. Ayan o, ang bango-bango. So ang gagawin po natin dito guys ay halo lang po tayo ng halo until dumating po yung punto na mawawala na yung tubig at ang maiwan ay ang sugar. No? So, like I said, experimental po ito. So, let's find out kung ano po ang mangyayari nito mamaya. Ayan, so ilagay po natin sa maximum heat para agad-agad yung tubig ay mawala at ang maiwan ay ang sugar. Ayan. Ayan guys, kumukulo po siya. Mamaya guys, mawala na po yung tubig niyan at ang maiwan ay ang content ng wine na matamis. Yan po ang sugar. No? Kasi nakarinig po ako guys na sa ibang bansa daw ang wine po ng palm ang siyang pinagkukunan po nila ng sugar na ginagamit sa mga diabetic. So, kaya tinatry po natin ito ngayon para po mapatunayan natin ang ating naririnig po sa mga ibang tao na galing sa ibang bansa na gumagawa daw, nagagawa daw na sugar ang wine po ng palm, especially kung ito ay matamis na wine, no? So, ayan. Madidehydrate po siya. Mawawala po yung tubig niyan mamaya. Baka may maiwan po siyang sugar, no? Sinabi kong baka kasi hindi pa po natin ito nasubukan, no? Kaya tinawag natin ito experimental kasi hindi po natin ito nasubukan. Not even once, no? Hindi nga tayo nakakita sa ating mga kaibigan nito, kundi tayo pa lang po ang nag-try nito. I don't know kung may nakagawa na nito, but for me, this is my first time. Babalikan lang po natin ito mamaya, guys, ha? Ayan, guys, kung napapansin po ninyo, ang ating wine ay puti. Kasi original pa yan, wala pa po yung halo na coloring na ginagamit sa mga ano guys, yung ginagawa na po nilang commercial, di ba? Nilagyan po nila, nagiging orange po ang kulay. Wala pong halong pang kulay yan. Kaya original yan, puti-puti, kasi walang halo. Ayan. Baka magtataka kayo, bakit puti? Na wine naman po yan, ano? So, yan naman po talaga ang kulay na original na wine sa coconut, no? Wala po siyang kulay. Yung kulay orange, may halo na po yung ano. Kung sa Bisaya pa yan, tungog. I don't know kung anong tawag yan sa
Tagalog. Pero yan po ang ginagamit pang kulay, pang flavor daw yan sa ano, ng coconut wine. Sige na, sige na, mukha ni Ron. Nakabidyo na, oh! Ayan guys, oh, unti-unti na po siyang nag-sticky guys. Nakagawa po talaga tayo ng konting sugar guys. Oh. Ayan o. Oh. Kaya pala sabi ng nagsabi sa akin guys from abroad na napakamahal daw ang sugar po ng yung sugar na ginagamit sa ano guys para sa mga diabetic. Sabi nila napakamahal. Kaya pala ito o. Oh, out of 500 ml. Ito lang po guys, oh, napaka-kunti lang po ang magiging, ang naiwan po guys na sugar. Ayan guys, wala po itong halong tricks guys ha. Baka sabihin po ninyo na naglagay po ako ng sugar. Wala po, honestly po. Yan o. Oh. So nagiging sticky na po siya. That means yung naiwan po ay sugar. No? So mamaya-maya guys, magiging sugar po ito. Lalo na kung palagi nating hinahalo-halo, no? Ipakit. Go. Ayan, no? Unti-unti po siya nagiging kulay, medyo pula. Yan lang po ang out of 500 ml. Yan lang po ang matitira na magiging sugar, no? Hindi po yan magiging sticky, guys, kung hindi siya magiging sugar. Kaya sabi nila guys, napakamahal daw ng sugar intended for diabetic kasi wala po itong halong sangkap na galing sa tubo. Kasi guys, napapansin niyo yung mga wine po ng palm ay matamis. So, since matamis, mayroon po talaga siyang sugar na natural sugar na galing sa palm, hindi po sa tubo. Yan, no? So mamaya, magiging sticky na po ito. Magiging sticky, magiging powder po ito mamaya. Ihalo lang po natin ng halo. Ayan, itry nga natin na patayin ang ano, apoy, tapos halo lang na halo natin. Baka magiging powder ito mamaya. Dapat guys, consistent po ang pag hahalo para pag magiging ano na ito, malamig, magiging powder po siya. Katulad po ng paggawa pa ng ano, ng yung peanut at peanut coated. Pag matuyo na po yung ano, sugar, magiging ano na siya, powder. Kung hindi siya magiging powder, so pwede natin i-grind para magiging ano siya, powderized. Eh, tingnan nyo guys, unti-unti siya nagiging pula. Kanina puti lang to, pero nagiging pula siya. Kasi niluto natin, di ba? So, napaka-konti guys, kasi sabi nila, special daw yung sugar galing sa palm. Pag malamig na po ito mamaya, guys, magiging powderized po ito. Ito po, guys, oh, ang ating nagawa, guys. Nagiging sticky na po siya, nagiging sugar na po ito, guys. So, kung ituloy-tuloy pa natin ito sa paghalo, guys, yan, muhardin ito, tapos pwede na siyang gawing powder, ha? So, paghardin po nito, guys, no, muhardin ito. Pag mahardin na po siya, pwede na natin siyang i-grind para magiging sugar. Kung titikman, ah, titikman ko po ito, guys, ha? Para siyang ano, guys, para siyang candy na gawa sa sugar,
Pero ano siya, ang kanyang matamis po siya pero may konti siyang taste sa suka, no? Sa wine. Mm. Matamis po siya. Ayan, no? Mm. Nag-harden na po siya. Nagiging caramelized na po siya, nagiging caramel. So at least guys, no? Proven po na ang Tuba wine ay pwedeng gawing sugar. Kasi nakagawa po tayo ng caramelized, no? Nakagawa po tayo ng caramelized sugar. Hindi po ito nagiging powder pero caramelized sugar galing sa wine po ng ating nyug, no? Ayan, no? Pag ma-remove po natin ito dito, guys, pag matanggal po natin ito, matitigas na po ito isa, pwede na po natin siyang, kung meron tayong grinder, yung i-grind po natin siya, magiging powder po ito. So, since wala tayong pang-grind sa mga pagkain, hindi po natin ito magiging powder. But at least, may pakita ko sa inyo, guys, na ang wine po na galing sa nyug o palm ay pwedeng magiging source of sugar. At ang sabi po nito, kagandahan po nito, guys, pwede po itong, mas maganda daw itong gamitin para sa mga diabetic kasi hindi po ito sugar na kagaya ng sugar na galing sa nyug, no? Kasi nyug galing sa tubo. Kasi yung sugar na galing sa tubo ay masama po para sa mga diabetic. Unlike po sa sugar na magawa natin galing sa nyug, hindi po ito sila magkakatulad. Kaya sabi ng iba, guys, na galing sa ibang bansa, mahal daw ang sugar na para sa mga diabetic because it is special kasi galing daw sa nyug, no? So, caramelized po sugar ang ating nagawa. Ayan, no? Diba? So, caramel po, no? So, wala po itong halong, ano guys, ha? Wala po itong halong trick. This is purely honest na vlog kasi sabi ko sa inyo kanina, experimental po ito. Hindi po natin ito nagawa mula pagkabata hanggang ngayon, no? But, actually guys, nakagawa po ako ng caramelized sugar galing sa tubo po when I was in high school. Yung tinatawag namin na tira-tira, no? Pero sa nyo, hindi po tayo nakasubok. Pero ngayon, oh, nakita ninyo, nagiging caramel po siya. No? So, pagbano na ito, pag tuyong-tuyo na po ito, pwede natin itong i-grind, no? I-grind para magiging powder po siya. Ayan, so, if you think, guys, that this vlog is very informative para po sa inyo, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para ma-updated kayo sa susunod pa tayong mga video na mga kakaibang video na hindi pa natin nagawa at sinubukan natin. Thank you very much. Ito pong lingkod, G. Cades.